We now proceed to item M, which is the other matters. Meron po bang concern dito? Councilor Rodrigo? Magandang hapon po sa lahat. Pagkakamat, gabi na po. Ako po ay nahihiya. Subalit, meron lang po akong gusto maliwanagan na para po sa kabatihan din marami ang inagating mga kasamahan. Marami po nagtatanong sa akin at maaaring po sa isang po mga kasamahan na ang lokal na pamalap po ay nagbibigay na po ng 2,000 ayuda sa aking pagkakaalam kung hindi ako nagkakamali. Ito yung parang para dun sa mga hindi po nakatanggap ng PSW shop kung hindi po ako hindi po ba sa ganyan yung inyong proposal? Actually po, para po hindi nasunod yung ating proposal dahil ang ating proposal doon ay kulim doon sa natin silang 30 million. Subalit wala pong inakyat na third supplemental budget na naka-imbalid na ginagamit yung 30 million para po doon. Marami po kasing nagtatanong sa akin at maaaring sa iba natin mga kasamahan. Subalit wala namang pong formal na announcement ang Local Interagency Task Force at yung pong DSWD. Kung ito na nga po ba yung, kasi originally ang proposal po ay 1,500. Ang nakinig ko po na sa ang gusto po ng ating mayora ay gawin ko ng libo. Sa pagkatanong po ito ay ako po sana maging po yung respect ay hindi lang ng kausting kaliwanagan kay Concertino Romero kung tama ba yung ating nasa isip na ito na nga ba yung alternative local amelioration social amelioration ng idea. Kailangan po. Concertino Romero. Thank you, Mr. Presiding Officer. They call it emergency assistance for relief for COVID-19. Naiwanan po na emergency assistance for relief for COVID-19. Salamat po. Ito po ay kakaiba doon sa naging proposed resolution duly approved by the City Council, authored by Councilor Abrigo and Councilors Cagway and Dino Romero being the co-authors of that. Naliwanan po na inisip lang nila ito ng Office of the Law of Integrity at isipin na ito sa ito ng consideration dahil wala na po tayo kahit na rin after that. Ewan ko kung ito kasama doon sa sulat na pinatalo sa atin ng administrator at sa natatag lang ko ay hindi ko lang binasa ng totoo ang paguruan. Pero as I remember it, Councilor Abrigo was being singled out with that letter from the administrator, if I am not mistaken. Yes. Sa patuloy sa dita po ay, as I understand, kinuha po ang budget ay from the remaining fund from the 50 million supplemental to. That is all I know. Originally, I think that it has been planned to be 1,500 to be given to all those persons na hindi po naging recipients of the special amelioration of the national government. Ano po? At sa huli po ay it happened to be 2,000 pesos. Ito. Kung hindi ko po, For process of clarification, Marcel? Yes, sorry. Hindi po ba, ano ba yung ordinance kung ginawa natin? Resolution lang. Resolution lang. Resolution lang.
Amen po. Sir, ang palinan po sa akin ni Administrator ay sa paniniwala daw po ng Long City Treasury na hindi lang po bilata ang kailangan o gulay ng ating mga kababayan. Yan po kaya daw po mas hindi ng pera na hinigay ay para daw po sa kakaiba pa po po like asukal, toothpaste, lahat po na pangailangan sa opina, sa bayo, sa isang household. Yan po ang aking narinig. Pero po man, kaya naman po ang aking pagsalita nito because I was there for the last 2 days, the first and second day of the local executive trying to distribute from to the various barangays na to. That is all I know, Mr. Santa. What is the pleasure of the good personal abrigo? So, natutuwa po naman ako at pinatupad yung pinatawag na parang localized version ng ating staff. At instead of tapping the remaining 20 million balance, they have tapped the huge amount of the balance with the 50 million level goods. Mr. Presiding Officer, the reason why I asked ay di natutuwa na po ako at nakapagbigay subalit nakapalungkot at marami na naman mga katarungan sa ating mga kababayan na ano daw ba yung pinamibigay na SAP, bakit hindi sila nakasama, hindi sila nakasagap. Ang akin lang po sana ay kung ito po ay in-announce ng maayos, so if I'm not mistaken, wala rin po ako sa Siglo. Para po kami tap na malinaw. Ito ay para sa ganyan. Sino yung pwedeng tumanggap? Sino yung hindi pwedeng tumanggap? I actually, I am at loss and really all our colleagues is at loss as to what guidelines was used. What is your pleasure, sir? Kaya nga po, sabi ko, kaya po tinanong na rin si Valentino in format ano po, para baka po may knowledge si Consiel dun sa guidelines. Kung wala din pong knowledge si Consiel sa guidelines, I might probably request kung sino man yung nag-implement na bigyan lang tayo ng guidelines para uniform po yung ating magiging katanungan, kakasabutan sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Yun lang naman po. Nating mga nalilas. Madam Secretary? At Secretary Officer. Yes, go ahead. Karagdagan pa po, ang pangalan ito ay makalagdag pa sa presyo ng mga konsyel na trigo. Sana pagkita niya po na nalipas sa Facebook kung paano nakakalip sa kanya ito mga sinasabi ng ilan nating kababayan, kung maraming kababayan. Ako rin naman, same thing with the Consular Party. Nakita ko, nabasa ko, counseling fees, formally, informally. Kaya lang po, I learned from the past, ito, na hindi tayo po pwedeng palaging mag-reya or orreya sa lahat ng nababasa natin sa Facebook. Like, ano ang napakarami pong nagsalita, sabi, very loud sa social media, hindi rin ang nakanggap. That is why, nag-doon sa task force, ang tawag nila lunay, sa deep text relief, or text relief relief, something like that, na Mr. Presiding Officer. Nangyari bro, only to know, bro, hindi alam ng mga tao ng text, napupuntahan sila ng DSWD. Although, walang-alang nila DSWD lang ang darating. The DSWD was properly validated by the chairman na nakakasama doon sa tao na text. Only to know na ito pa ng tao na text na ito ay hindi lang iisang beses nabigyan, but twice or thrice ay natin ang administrator po lahat ng price noon with proofs po from the DSWD and Sangguniang Barangay. Ngayon po, talking about guidelines, ganito po kasi, no? I still believe na although the process
that the executive legislative branch are co-equal. Kaya lang talaga may pinag-aiba. Hindi sa atin na approval nito. After approving that, the local executive, her office, is on their own. What happens by this? Ipag alam mo si Consejo or not, ay, it's not a problem. After all, palagi ko pong inuulit na, yun na ang problema natin. So, we really cannot dictate that office of the local executive. Kaya po, kaya naman palagi pinag-usapan, kung gusto natin nakausap, si Administrador, isa lang dyan, at ako gusto kong nasundo sa kanya, para na masagot niya. Kasi nga po, yun po ang pinagkaiba natin. Talking about guidelines, wala po, ang dapat natin, pag-aralan ngayon, on how to tell our karubayas na natutong maghintay. Walang pinagkaiba sa unang puso that everyone expecting na sa unang puso, everyone will be receiving the full box. Samantala, ang guidance po nito, ang nakalang tulad nito, ng pamamahami nito, sino ang pipili if di ba na may campaign na certified officer? Sila rin po. Meaning, beforehand, kung saan patagal nila ito nihanda, the administrator or the local security talk to the 66 barangay captain. After all, andito ang pangulo ng barangay captain, ng mga barangay chairman. Sila po ang pumili. Ngayon, siguro mas naikip, mas mainam, barangay natin po ang ABC president. Kung totoo ba, kung tama ba ang sinasabi mo, kasi ako naman po, nakakasama sa pamamahali nito sa hiling na rin ng local security. Alam mo, at that's the only part na aking pong nagagawa to speak for her. Ulitin ko po, siguro we have to tell the people at Ayaba, ang tanong lang naman dyan, sana all, sana lahat ng barangay. Definitely, the 66 of barangay will be receiving all this. Kung meron na namang hindi mabigyan, definitely may mangyayari hindi mabigyan. Who is to blame? Is it the local city executive? Or is it the San Dunian barangay? Or is it the CSW video? Again, some study of the audience strike, the members of the August study, ay hindi ho natin pwedeng pilitin na ipag-alam tayo palagi for every undertaking of the local chief executive. Kaya lamang, kung tayo may katanungan at may nakikita tayo mali, nandun naman ang mapangyarihan natin na hindi tayo sila dito at kami nasigunin. Maraming salamat po at meron po kanilingan ng ating masyala Romero, with the indulgence of the our ABC President, Rick Yanyo. Maaari niyo po ba ABC President, Kuya Rick Yanyo, na mabigyan kami ng kaunting kaalaman ayon sa iyong nalalaman sa barangay level po? Ng mga kapitan. Okay po. Magandang kapitan po sa ating po lahat. Yan po ay bago po nag-alat yung pag-ibigay yan po ay ang mga barangay, ang mga puling barangay ay pinakula po ng office of the administrator lahat ng pamilya. At yung mga kung aming sa barangay, pinili na lang po na sa 1,000 families na mahigit. Ano po yung 1,000 families? Yung pong 1,000 families na yun, ay alam po tumanggap ng staff, yung mga corpies, yung farmers, dato mo na mga nabiyaya ng gobyerno, ay hindi po makakatanggap ng 2,000. Kaya po yung 2,000 ay lulang sa mga hindi nakatanggap. Tulad po ng ating mga barangay official, mga appointed, na hindi nakatanggap din sa mga gano'n, hindi siya po ay bibigyan pa ako at families ng 2,000. At kaya minamago, ang pinatalo ko sa katalo po ng HR, ang HR po ang nakapatalo sa mga puno barangay. Ako po na NIC, kaya dapat ako po yung mga tatlong pagkawad para ma-identify po yung bawat families at yung mga gano'n po. Sandali po, sir. Sandali po. Go ahead po, ABC President. Ika na nga po na ang lahat po ng punong barangay pinatatawag dyan sa HR. At
nasnadong po yung lahat ng families ng bawat barangay. Naka-asupa at nagdawin so. At meron po din ang mga hard copy ang mga barangay. At doon po ay iniisa sa kasama po yung mga isot ng isa at yung mga barangay. Inaalis nila yung mga nakatanggap na isa sa farmers, sa poor peace, saka po yung mga may social mission na sarip po. At yung manitira po, yung pamibigyan ng terminal dito. Bawat kami. At yan nga po yung nagsimula noong kapatusawal noong simula mo po yun. At kanina nga po ay sinasabi ng aking barangay sinasabi ko nga po, pinatelok po yung tatapong magawad alam na nila lahat ang sasabihin ko na ito ang nakakalaga. At yan po ay pag sinasabi ay makapagayang bukas ay paminigay po yan hindi ko malaman kung di sa video din ang nagbibigay po yung mga tatapong tamang sasabihin ng isa. Marami na itong nabigyan ng barangay. Nagkakamayan na po ng problema ang mga punong barangay na naman dahil ba hindi ito nabigyan yung mga pamilya ay hindi rin siya nakatagad ng mga sap. So po yung narinig ko sa inyo mga tumakot ng barangay kayo. Yun na po ang may parating. Maraming salamat po ABC President Kuya Ricienyo at sa inyong pagsasabi ng iyong nalalaman. Ako, Senator Rico. Maraming salamat po. Salamat po at kahit pa paano ay nabigyan tayo ni Pangulong Rick, ni Senator Rick, na tama po pala yung nasa isip po na yung resolvibo na bigyan ni I-15, yun na po yung pinamibigay ngayon. At ang dapat po na nasa listahan, base sa sinabi ni Kapitan na Daniel, ay yung mga household na hindi nakatanggap na hindi nakatanggap ng DSW SAP, hindi kasama sa 4Ps, hindi kasama sa SOPEN, hindi nakatanggap sa farmers, hindi nakatanggap sa SSS, hindi nakatanggap sa LODI. Basta yung may natanggap. Ano po ang pangunuling? Tama po, ano po? Ito po ba ay kasama rin sa guidelines? So, halimbawa po na hindi po nakatanggap po ngayon. Subalit ang asawa ay isang OFW o isang seaman. Bawal po kaya yun? Ano po yung Eric? ABC President, pakiisulit na po. Katulad po ng mga dapat ng inventory ay hindi po nabitik, hindi kasama po yung mga nabitikin. Basta po nagtatanda po. Katulad nga po ng mga magsabay teacher, hindi rin po makakakakakak. Ayon po sa akin yung mga kasama po ng barangay, dahil na namigay na po sila eh. Opo. Hindi pa po nangyayari sa akin, baka po bukas pa yung kanilang. Opo. Ah, pero meron po binigay sa inyo po guidelines yung na kung sino po yung hindi dapat kasama at yung sino dapat kasama. Meron po kayo itong nagbigay. Ganito nga po ang kailangan ng lahat ng mga barangay. Yan po ay pinagsubmit po kami ang mga punong barangay sa Office of the City Admin ng lahat ng nasasakupan mo na bawat family. Natin yung head of the family, yung wife, yung husband, at saka po yung kanila mga anak, nakalagay po doon yung kanilang trabaho, na-identify po kung sila yung student, estudyante, kung nagkatrabaho, nakalagay po lahat doon. So sa amin po, sila yung service ng bawat barangay. Yan po ay hindi na, hindi nga po ang mga pinatala ko lang po sa akin mga kagawa. Nakalagay na po lahat yung matatira. Napakaganda po ngayon yung takbo ng barangay. Meron na po, dapat nga ako, meron na mga database ay para kami na madali, chat-trick lang. Yan po ay sinasubmit lahat ng bawat po ng ganyan itong master list ng mga po sa mga barangay.
Maraming salamat po, ABC President Rick Yanyo. Consejero Rodrigo. Baka po may katanungan niya ipa kong mga tsunan. Bago po pumunta kay Consejero Romero, pagbibigyan ko po muna yung si Consejero President Glorioso. Maraming salamat po sa ating presiding officer. Siguro po, kaugnay yung katanungan ni Consejero Abrigo. Naging panel naman namin dito si Mang Tocayo. So siguro po ay base sa narinig natin sa kanya, sinabi niya na noong panahon yun, kung magkakaroon ng pagbibigay sa tao, uunahin yung mga hindi nakatanggap ng sapat. Pangalawa po, nabanggit din niya na first option, kung maaari, ay tatanggap. Kaya na lang, hindi kasi sa inyong ipinagbigay na una. Nabanggit pa nga yan siya sa atin, napakalamang ng 1.5. Kalamat naman na yung 2,000. Ang akin lang po dito na gusto na iparating sa ating lahat, katulad po nung nabanggit ni Consejero Villanueva, iisa po kami ng pwedeng maibigay sa inyo na ganito po. Marami po nagre-reklamo na hindi na nga daw sila nakatanggap ng nakaraan ng SAP. Ngayon po hindi pa rin sila tumanggap. So ang tanong po sana kanina kay Consejero Romero, sa dalawang araw nilang pamimigay o pamamahagi, sino-sino na po yung mga nakatanggap? Dahil ang alis ko po, pagdating nila sa barangay, ay pati nga daw po mga barangay official ay may mga nabibigyan. Pakilinaw lang po kung totoo po ang salamat po kasi alam pa si Gloria. So I don't think the good counselor knows that data. Meron ka bang ganong data? Sige, gusto ko siya ko lang. Dito po, bagang tayo po'y nangahabana, bago po ulit ako sa ay we call due respect ay maybe we are now barking on a rock tree. Mali po ang ating hindi po tayo dapat ngayon ang nag-uusap ng ko dito. Kasi dapat ipinahan natin ng CSWTO or maybe the administrator sila po ang dapat managot dito sa lahat ng katanong. But anyways, kaya ka po ipinahan ko kay ABC President Mr. Consejero Officer. Kasi ka po hindi ko itinagay kaya ako pinasa, hindi ko alam. Alam ko po yung guidelines na mo. Dalawang beses pinanong ito si Jan Barley. Kaya lang, hindi ang tanong ito si Jan Barley. Ang sabi po ni ABC President, ito po ang guidelines. Ang sabi po ng HR, hindi po pwedeng tumanggap ka na natanggap na ng siya. Hindi pwedeng tumanggap ka, tumanggap na ng, ano pa yun? Ano ba ito yun? 4P. 4P, ayun po, sa madaling salita. Yung pensioner, hindi rin po pwedeng. Kasi maliwanag po dito, napatatakasin po ay lahat ng deserving na tumanggap na hindi nakatanggap ng self-evaluation of the national government, including the barangay officials. And that is the very idea. Ngayon po, if the city council is really to look into this, ang dapat po malaman natin na sunod na kaya talaga yung guidelines o pumalpak na naman. May napatanggap kaya na hindi dapat naman tumanggap. Ako po ay para doon kasi hindi ako para patakpan kung ano palit ang nangyayari sa mga procedures. Ako po ay para maintindihan ko rin ang CSWDO and the administrator. Ano po, na tignan natin na nasunod nga ba ang guidelines. Ano po, una po, sabi ko nga, maybe we are now parking on the wrong tree. Hindi po si ABC President, hindi po ako, hindi po si Jan Barley, kasi po parin pa lang tayong member of this caucus body. Hindi naman po ang tataka kung bakit lang hindi nga sa ito Jan Barley. Maybe he has been the editor na ako po ang kasama ng mayor eh. With this two-day distribution, ano po, I was there with the democracy executive, no? Para po magsalita, makasama niya on her behalf before the distribution. And to explain to the people what is this
sa pag-aing ito. So, ulitin ko po, ito ay nanggaling sa natitirang pera from the supplemental budget number 2, 89.5 million, galing po sa 60 million na may namin pinaba. And, para po kayo ay aking uling remind, the last Sunday na nandito po si Dr. Marquez, at sabi ko po kay Dr. Marquez, ang dami pang pera ah. Bakit hindi mo kumpletuhin ang kailangan ng departamento mo? Para po. Nagkali po. Nasabi ko bakit ko nasabi may pera pa? Kasi nga, bakit nakaisip na mabigay ng pera mula sa 50 million pa? Again, sinabi ko po doon on the record na sinabi ko, mine was a very simple common sense, Dr. Marquez. Bakit ko nasabi sa'yo? Bakit? Kasi sabi niya, alam ko daw eh. Eh, mag-painting ko alam, hindi ko mag-sense kayo sa akin. Bakit po mag-sense? Eh, nakakisip nga na magigay ng pera na 1,500 ang kuminan, na 500 naging 2,000. Meaning, there is a big surplus from the 50M. Di po ba? Hindi lang naman sa akin. Again po, since I'm talking to you, to respect to my fellows, ay kasi po maghahaba tayo dito, pero we are really fighting on our own way. At bago po ako matapos, ay aking pagkakilang mukhahi na susunod pong lunis na pagpupulong ng Corpus Party ay may pinahang kulit si Ma'am Irma Ilocari. Maraming salamat po. Bago po ako pumunta kay Consul Julius, ay nais ko lang pong tanongin si Consul Abrigo. Yung sinabi ko kanina yung sa guidelines na sinagot ni Consul Kianyo. Itutuloy pa ba yung motion ninyo nito na makahingi kayo ng guidelines? Doon sa bata pinagpatayan ng pag-distribute? Siguro po yun. Yung po yung parang magiging yun ang gist. Okay. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Salamat po. Consul Julius Luces. Magandang araw na po, magandang po, magandang araw po, sir. Actually, yun po yung aming nangyarekomenda na tama naman po sa Consul Gido that we are barking on the wrong thing. But then again, the guidelines, the specific guidelines pertaining to that activity, any deviation from what plan should be protected. Sabi po, ano man pong pinagkaiba sa original na plano ay kailangan pa rin pong kusumiday sa ating pong plenaryo bilang tayo po ay nagmo-monitor na body. Then again, susunod po na rin po yung nandito na rin naman po tayo sa pamamahagi. Hindi ko po din na yung lista. Baka po maaari na rin po mairekomenda sa ating po executive, kay administrator, kay Ma'am Ilocario, sa kanila pong executive, sino na pong pangalatan. Yung pong mga nakalista doon, unahin ko na po doon sa Xerox copy ng shop na 60,000 pesos. Second po ay ang 1.4 something million, roughly 1.5 million na pagkain. Ano ba yung mga pagkain na ito? Ito po may galing mambalilo, pinatay na baka, pinatay na ano ba ito. Kakilitaryado lang po ilan na nakalusin. Pangatlo po ay, hindi po ko nagkakamali, ay ang 600,000 pesos na budget for the operational quarantine, which is after 1 week, naging 900,000 agad. So there's a 300,000 difference after a week. So yan po, pakiklaro na rin po, makikitanong na lang mga sekretary na ikaklaro na rin po. Because we are pertaining the guidelines of the sinong nakatanggap ng 2,000. And then na ngayon nga po, ako ito, karagdala ko na BNN. Talagang sasabihin ko na rin po dito sa plenaryo nito. Asawa ko, auditor. Pamakin po ng konsulti ng ating pumutihin ko siya, Jerica Agbay. Nakakaintindi po kami ng tamang pag-audit dito. Huwag po nila tayo gawing para. Eh parang po, pang-elementary din siya eh. Medicine. 1 million. Hindi ito ang gusto natin. Ang gusto natin, medicine, aspirin. Dugo-dugo na. Ari ang nilapsan. Okay. Audit, sino nakatanggap perma ang date? Maganda nga, may litrato pa eh. Kaya nga, I always tell to my wife, if you are a POA, pag nagkasenyo na pa kami, this is on the record, I would further suggest din, even the senators, lagyan sila ng tsapa, lagyan sila ng pare. Why? Because
corruption is crime. So ang pag-audit dito, nag-audit tayo ng mga kriminal kung sakali mangurabot. Yun ang may sakali na. Kaya, I'm very, very prudent to speak out boldly kung ayaw na mag-audit. Yun lang po, sa sarili ko. Maraming salamat po, Consigliere Luz.